Sa video na to, i-discuss ko sa inyo kung paano mag-compute ng local linear approximation ng given function. So, ano ba yung local linear approximation? So, the local linear approximation of f of x at c is given by the formula L of x equals f of c plus f prime of c times the quantity x minus c. So, yung binigay ko na kagad yung formula kung paano mag-compute ng local linear approximation. Pero, in graph, so, halimbawa, meron tayong curve or meron tayong graph ng function na f of x. Tapos, ginagamit natin yung, or ina-approximate natin yung value ng f of x using the tangent line. Okay, so imagine nyo merong tangent line sa f of x. Tapos, using that tangent line, ia-approximate natin yung value ng f of x, certain value ng f of x. Okay, at point C. So, now, so for example, meron tayo ditong tatlong provided examples na mamaya isosolve natin yung local linear approximation nila. So yung una, cube root of 8.03. Okay? So i-approximate natin yan mamaya. Then pangalawa, square root of 37. And pangatlo, we have tangent 45.06 degree. Okay? So pwede natin makompute bawat isa dyan using calculator, scientific calculator. Pero ang gagawin natin, i-approximate natin siya using local linear approximation. Okay, so paano ba yung ginagawa? So step 1, so i-determine nyo, ano ba yung f of x? Ano yung function doon? So sa pangalawa, pag na-determine na natin yung f of x, kunin natin yung derivative noon. And pangatlo, i-determine natin ano yung x, ano yung c. Okay, then the last one, compute na natin yung L of x using the given formula. Okay, so proceed na kagad tayo sa example. Okay, so example, kunin natin yung local linear approximation nitong cube root of 8.03. Okay, so i-approximate natin siya. So for our solution, so una, i-determine muna natin kung ano yung function dito. So yung function dyan ay f of x equals cube root of x. Okay? So, naka-cube root kasi siya. And then, for step 2, kunin natin yung derivative niyang cube root na yan. So, f prime of x equals, by the way, yung cube root of x, pwede kasi siyang isulat as x raised to 1/3, di ba? So, mas madali kasi kung kukunin natin yung derivative ng x raised to 1/3. So, bababa yung 1/3, tapos, mamaminus ang to ng 1. No? So, magiging x raised to 1/3 minus 1, that is negative 2/3. Okay? Tapos, since negative siya, so, dapat nasa denominator, so, magiging 1 over x, 3, x raised to 2/3. O, balik natin sa radical, magiging 1 over 3 cube root of x squared. Okay? So, magiging ganyan siya. And then, for step 3, so, alin dito yung x? So, yung x natin, so dito sa given natin, 8.03. Okay? So, ano yung magiging c? Yung magiging c natin dito, so, kukuha tayo ng isang value na malapit sa x. Pero syempre, mas maganda kunin nating value yung madaling kumpyutin na malapit sa x. So, ano ba yung malapit sa x? So, pwedeng 8.02, 8.01, no? Pero, ang gagawin nating c, syempre, yung 8. Ang mas malapit dyan. Bakit yung 8? Kasi madali na lang kumpyutin yung cube root of 8. Diba? So makukuha na kagad natin yung exact value kapag kinuha natin yung cube root of 8. Okay? So ang C natin dito ay magiging 8. So yung very close to 8.03. Okay? So again, nag-approximate lang tayo dito. And then for step 4, so, ito na. Yung step 4 natin, yung function natin which is yung f of x, yung x natin ay 8.03. So, f of 8.03. So, yan na nga yung cube root of 8.03. So, yan yung gusto nating i-approximate using local linear approximation. So, dito, gagamitin na natin yung formula. So, that is approximately equal to L of 8.03. Okay? And L of 8.03 is equal to, by the formula,
that is f of c, di ba? So ano yung c natin? 8. So f of 8 plus f prime of 8 and then 8.03 yung x minus c. 8. Okay? So isa-substitute natin yung 8 sa given function, isa-substitute natin yung 8 sa derivative ng function, and then kunin natin yung difference and then solve natin. So yun na yung local linear approximation. Okay? So substitute natin, cube root of 8 plus 1 over 3 times cube root of 8 squared times ano yung 8.03 minus 8, that is 0.03, no? Okay, so that is equal to, ano yung cube root of 8, that is 2, plus 8 squared, 64, so cube root of 64, that is 4, no? Times mo sa 3, that is 3, 12. So that is 1 over 12, 0.03. So solve natin yan. Pwede tayong mag calculator 2 plus 0.03 over 12, that is 2.0025. So 2.0025. So ito na yung L8.03. Okay? So pansinin natin ha, tignan natin yung exact niyan kapag tignan natin kapag directly natin sinubstitute yan sa calculator or kinumpute sa calculator. So cube root, nasaan yung cube root? Ayan, cube root of 8.03. So let's try. So that is 2.00246881, closely equal to 2.0025. So halos ni-round off lang natin, no, yung 49 ginawa natin 5, no. Okay, so ganyan yung local linear approximation. So proceed tayo sa next example. So let's have number 2, square root of 37. Okay, so ano naman yung magiging function natin dyan? Siyempre, yung f of x equals square root of x, no? So, solution, yung function natin dyan, step 1, function that is f of x equals square root of x, kasi naka-square root eh. Tapos, yung derivative nyan, f prime of x, that is 1 over 2 square root of x. So, yan yung derivative. Then, for step 3, ano yung x? Siyempre, yung 37 natin. So, ano yung gagawin nating c dyan? Okay? So, yung mas malapit, pwede nyo isipin na 38. Pero, kapag kinuha mo yung square root of 38, mahirap, no? So, kapag ginawa natin 36 yung c, sa square root of 36, madali na lang siyang computin. So, ang c natin dyan ay 36. Okay? So, next, for step 4, so, let's say, square root of 37, that is approximately equal to, ito na yung formula natin, L of 37, that is equal to, okay, so by the way, huwag magkamali dito. So, yung square root of 37, hindi siya equal to dito. Ito ay approximately equal dito. Yung equal na to ay para dito. So, L of 37 is equal to yung formula niya. Substitute na natin sa formula niya. That is f of 36, yung c natin, f of c plus f prime of c, that is 36, times 37 minus 36. Okay? So that is, substitute, square root of 36 plus 1 over 2 square root of 36 times 1. Okay? So that is 6 plus 6 times 2, 12. So, 1 over 12. So, what is 6 plus 1 over 12? I-decimal natin ha, kasi lalabas dito fraction. Ayan. I-decimal natin. 6.08333333 and so on. Okay. So, yan yung ano niya. Yung L37 natin. 37, which is yung local linear approximation ng square root of 37. Okay, so pwede natin ilagay ganyan. Approximately equal to L37, and this is the value of L37. Okay, so try natin kapag idadirect natin yung computation sa calculator. So that is 6.0
6.08276253. So andun pa rin yung 6.08, tapos eto na yung nabago, no, 276333. Okay, so doon na siya nagka bago-bago. Okay. So proceed tayo sa next example. Now let's have tangent 45.06 degrees. So ano yung magiging function natin dito? Tangent, no? So yung function natin, step 1, tangent x. Ah, nakalimutan ko. F of x equals tangent x. Tapos step 2, yung derivative ng tangent x, diba, square of second x. Tapos step 3, yung x natin, ito, 45.06. Tapos yung c natin, degrees pala yan, ha, naka-degrees. Tapos ang c natin, ano ba yung madaling compute na malapit dyan? Siyempre, 45, diba? Tapos kaya natin compute yung exact value ng tangent 45. So, 45 degrees gawin natin. Okay? Now, so for step 4, tangent 45.06 degrees is approximately equal to L of 45.06 degrees, and that is equal to F of 45 plus F prime 45 degrees times, dito magkakandalo ko, no? So hindi siya 45.06 degrees minus 45 degrees, kasi ang magiging value neto ay number, not degree. Pati ito, number yan. Okay? So, hindi pwedeng degrees to. So, i-convert muna natin to sa radians para pwede nating i-multiply to dito. Okay? Kasi hindi pwede. Degrees, tapos number. Okay? So, may iba yung value nyan. So, gawin muna natin tong radians. So, para magawa nating radians yung degree, minumultiply kasi natin siya sa pi over 180 degrees. Okay? So, kumbaga yung 45.06, i-divide natin sa 180, tapos lagyan na lang natin ng pi. Okay? So, magiging ano siya? 751 over 3,000. So, 751 pi over 3,000. Tapos, eto naman, 45, diba? Pi over 4 siya. Okay? Sa ano? Sa radians. So, ito yung degrees, katumbas niya sa radians, ito. So, ito yung gagamitin natin dito. So, 751 pi over 3,000 minus pi over 4. Okay? So, gawin na natin. Tangent of 45 degrees plus yung derivative niya, that is, kung sakaling meron sa labas na x, halimbawa x second, so mas maganda yung x na yun, gawin mo ng radians. Okay, so same lang naman, kung yung 45 degrees ginawa mong pi over 4, tan pi over 4, so same lang naman yun sa tangent pi, tangent 45 degrees. Okay, so second, square of second, 45 degrees. Okay, times, eto i-minus natin. Ano lang naman yan eh, 751 over 3,000 minus 1/4, tapos lagyan na lang natin ng pi. So, 751 over 3,000 minus 1/4. O, magiging 1 over 3,000. So, pi over 3,000 yan. So, ano yung tangent 45 degrees? That is 1, no? So, sa trigonometry natin, alam na natin yan. Tapos yung second, para makuha natin, kunin natin yung cosine. Ano ba yung cosine 45 degrees? Diba, square root of 2 over 2. O, balik na rin natin. Tapos naka-square. So, magiging 2 over square root of 2, tapos square. Okay, so yung cosine niya, since reciprocal ng second ay cosine, ay 1 over cosine. I mean, second is 1 over cosine. Then, kapag kinuha mo yung cosine, which is square root of 2 over 2, babalik na rin natin siya para maging second. Magiging 2 over square root of 2. Okay? Times pi over 3,000. And that is, ano to? 1 plus 4 over 2, no? So, 2 pi over 3,000. Okay?
So this will be equal to, so yung L 45.06 degrees natin equal sa ano yan? Dapat pala naka 2 pi, nasa ba yung pi? Over 3,000. Ayun, 1.002. So, 1.002094395. Yan. Diba? Ang pangit na ng pagkakabox. So, ito yung local linear approximation ng tangent 45.06. So, try natin yung 45.06. Tangent 45.06. Take note, naka-degree yan. Ayan o, degree. Okay? So, 1.002 0.0209. Oh, dito lang sila na bago, no? 6. So you can see, na-approximate niya yung tangent 45.06 degrees. Okay, so ito lang naman yung paraan, yung madaling paraan para ma-compute yung local linear approximation.